What's up, angels? It's me, Angel Soys, and welcome back to my YouTube channel. And for today's vlog, nababasa nyo na po sa ating title is 15 Facts About Me. So I will share to you my 15 facts about me so you can kilala me more. Some of you, hindi pa ako masyadong kilala. Siguro mga friends, family, and relatives lang. Or ibang tao na nakakakilala lang sa akin ang may alam tungkol sa akin. Pero hindi po lahat. Char. So, let's get started. Girl, you're my angel. You're my darling angel. So, fact number one is ang buong pangalan ko po ay Angelica Gumapo Solis. Pwede nyo rin po akong i-add or i-follow nyo na lang po yung page ko na Angel Solis. And you can message me there anywhere, anytime. Joke. And second fact is 19 years old ko na po and I'm turning 20 this December 2. And yun na, wala na. Malapit na po akong matanggal sa numero 1 at papunta na po tayo sa 20 pataas. Yun. 20 na tayo. And third fact is walo po kami magkakapatid and anim na Marias and dalawang gentlemen. So, ako po yung huling babae pero hindi huling kapatid kasi napagkakamalan po akong bunso. Wow! Pero bunsong babae, ah, hindi bunsong kapatid po talaga. And fact number 4, sa in terms of physical appearance, malit lang po ako. Malit lang po ako, hindi po ako umabot ng 5. Sa mga na, syempre i-share ko lang to para hindi kayo ma-expect, baka sabihin niyo ang tapad ko. Matangkad ako sa personal, hindi po. Antayin niyo lang pong tumangkad ako. Sana tumangkad pa. Small but terrible. Wow! Char. Number six fact is, fan po ako ng K-drama. Since ano lang, hindi naman masyadong matagal, since ano lang, grade 11 kami. Nahawa lang din po ako sa barkada kong adik na adik po talaga, si Jasmine. Yan. Nahawa lang po ako sa kaadikan niya. Yun ang tunay na adik. Yan. Yan. So, number seven fact is, hilig din po ako manood ng movies. Except, any category, except horror. So, alam po yan ng friends ko, lalo na yung isa dyan. Masyado po kasi akong matatakotin at ayoko po, baka kasi, malawak po kasi akong mag-isip. Yung imahinasyon ko po napupunta sa ano. Parang feeling ko nasa reality na ako. Pero pag madami naman kaming nanonood, siguro okay lang. Pero nagugulat pa din ako. Kahit alam ko namang peke yung ano. Peke yung mga horror na yan. So, number 8 fact. Outdoor ako, hindi po indoor. Yung bang mag-i-stay sa bahay. hindi ko alam, pero mas masaya naman sa bahay, pero mas gusto kong lumalabas-labas. Lakwat. Hindi naman lakwatsyera. Ewan ko lakwatsyera. Basta outdoor po ako, hindi po indoor. Hindi po ako mag-travel. You know, travel is life. Wow! Travel is life, pero wala pong natatravel. Number 9 fact is, ang unang gusto kong i-travel sa Pinas is, ang lugar na gusto kong i-travel sa Pinas, unang-una is Tagaytay. Hindi ko po alam, pero yun po yung nire-request ko lagi. Nire-request ko last year, kina-ate kong. Kung siguro wala yung pandemic, wala, hindi din kayo makakapunta dahil hindi ko alam kung papayag sila. So, Tagaytay po, hindi ko alam, pero yun yung gustong puntahan ng puso. Wow! Puso! Hindi, gusto ko lang po gusto ko din makita yung ano? Mount Taal? If I'm not mistaken, Mount Taal ata. Basta yun. Yun yung gusto ko din puntahan. Hindi ko alam. Alam po namang marami namang magagandang
kasi siya ayos ng ayos. Magagandang ano, papasyalan sa Pinas, like Palawan, pero yun muna yung gusto kong unahin na puntahan dahil yun yung gusto ng puso ko. Di ba sabi na sundin ang puso ko? Pero gamitin din ang isip. Siyempre, pag walang pera, walang puso. Char. So, next one is fact number 10. Wait. So, fact number 10. Ang gulo-gulo ko mag-video. So, fact number 10 is... So, kakasabi ko nga kanina is outdoor ako. Mahilig ako mag-adventure. And I also love trying new things. Kahit wala pa po akong experience doon or whatever. Wala akong alam sa lugar, sa ano na yung bagay na yun, o lugar na yun. I love experiencing new things nga. Ulit-ulit. So, gusto ko pong mag-explore, adventure. Ang ganda kaya sa pakiramdam pag, ano, naka-experience, wait. Naka-experience ka ng bago at minsan natututo tayo doon. Natututo tayo sa mga bagong bagay na na-experience natin. Ibang anggulo na naman, no? So, number 11 facts is, mahilig po ako sa matataas na lugar. Yeah, totoo po yun. Ay, kapag pagpipilian ako kung beach or mountains, mas pipiliin ko pong mag-mountains. Hindi ko alam, pero mas comfortable ako dun. Mas gusto ko nakakakita ng matataas na lugar. Oh, ayan na naman ako. Ayos buhok na naman. Mas mahilig ako sa matataas na lugar. And, hindi ko naman sinasabing pangit sa beach, pero minsan gusto ko din doon. Mas prefer ko lang talaga sa mountains. Hiking, gano'n. Gusto ko yung mahirap, tas maakitin mo. Yun. Yeah. Yeah. Okay. Yun po yung gusto. So, number 12 fact is friendly po akong tao. Yeah. I have a lot of friends and circles of friends. Yeah. Sige, wala akong kausap. Yun. Yun, in-explain ko lang. Friendly po akong tao, basta, ano lang. Basta comfortable ako dun sa isang tao. Kasi di ba minsan, kapag, lalo pag hindi natin kilala, tapos parang, ay, judgment. Hindi, pag mararamdaman mo naman yun eh, kung parang, uy, maganda to pakitunguhan. Ganun. Narn. So, number 13 fact is, na-try ko na pong maging working student. Dalawang work na din po yung na-try ko. Nung grade 11 student ako is, ang gulo ko. Grade 11, tinola. Grade 11 student po ako, nag-start na po akong mag-online seller and maging tutor. Alam niyo, hindi po biro yun na. Parang naramdaman ko na din po yung naramdaman ng mga iba na student. Siguro mas grabe lang po talaga yun sa kanila kasi hindi ko alam, pero ayoko naman siguro hindi makamag-sounds mayabang, no? So, yung totoo, sa true lang po kasi, mahirap po talaga as in nakakapagod eh. Nare, kasi po, students ako, di ba? Siyempre, wala po, grade 11, senior high school pa rin po ako noon. So, hindi po siguro ganun. Mas malala po siguro pag college tas working student, diba? Pero at least, I tried na din po. And, sobrang hirap po para pagod ka sa school. Tapos, syempre, pag schedule mo sa bahay, maghugas ka muna pinggan. Tapos, pupunta na akong, bahay ng amo ko. Mag-tutor ko yung dalawang kambal. And, syempre, pag kulit, ganun. Tapos, sasabay, may problema ka pa, may exam ka din. Yun yung mahirap doon. Yung sumabay yung exam mo, then nag-tutor ka, tapos madami ka pang inisip. Parang naghalo-halo na ba yung, yung utak mo ba? Ganun. And then, pagka-uwi ko, kapag may time pa ako, minsan kasi natatapos kami, lalo na pag nagre-review kami, syempre dalawa sila kaya, kaya natatagalan ako. Hindi pwede kasi yung focus lang ako sa isa kasi ito mas magaling. Same naman silang magaling. Share ko lang. Yun lang. Natatagalan na ako minsan kapag siguro pag makulit, ganun. And then,
Pero maganda po, maganda din po si experience. Maganda po yung mag-experience ng maka-experience ng ganun kasi malalaman mo yung hirap kahit hindi po ganun kahirap pa yon sa ibang tao. Siyempre, di ba? Mas mahirap tong next. Sasabi na iba, mas mahirap tong naranasan ko kaysa yan, di ba? Kaya sabi ko, siguro hindi pa ito yung mas mahirap. And then, sa pagiging online seller naman, dahil din dito is marami din akong nabibiling gusto ko. Parang paghihingi lang ako sa parents ko yung kailangan ko talaga pero yung pansariling gustuhin ko nabibili ko din po dahil sa online seller. Pero this first year college po ako dahil po sa online seller nakabili po ako ng libro na worth 800 plus. Share ko lang. Nakaka-proud na ay malaking help na bawas na din yun sa parents mo siya. Lalo na dun sa taong sumusuporta sa'yo, ate ko. Yun. Malaking bawas na din yun. Di ba? Pag malaki ang tuition. And, saan na ba ako? Nasa bahay. Yun nga. Naging working student nga ako. And, saludo din po ako sa mga naging working student. Nagiging working student. Lalo na po ngayon is ang hirap kumita ng pera. Kaya kailangan tulungan din ang parents dahil hindi po lahat ng parents mapuprovide lahat ng gustuhin natin. Fact number 14 is mahilig po akong sumayaw. Yes, yun po yung talent ko. Nag-iisang talent ko. Di joke. Kaya ko naman kumanta. Wala lang sa tono. And, mahilig po akong sumayaw since napunta po ako sa grupo ng mga pinsan ko kasi sumasayaw-sayaw sila dati dito sa barangay namin kapag may program. And, bata pa po ako nun. Dun po siguro nag-start parang na-develop yung sa skills ko sa sayaw. Yun. Sumasali-sali kami kapag Valentine's Day program dito sa barangay. Eh, yun. Sumasali-sali kami. At minsan, kapag may official, di ba? Kapag may mga officialis. You know. Kapag nag-intermission ka, may... minsan lang naman. Pero minsan, ay kadalasan, is nagpo-perform kami kasi gusto namin. Di ba? And last... Fact number 15. So, dahil puro positive na lang ang binigay ko, bibigyan ko kayo ng negative. Kasi, wala naman akong masyadong negative. Wow! Perfection! Hindi. Siyempre, minsan, masungit ako. And, talagang inaamin ko po yun. Masungit. Minsan, masungit. Siyempre, hindi naman tayo perfect na always good mood. Especially sa ating mga babae moody. And we're done, angels. I'm done sharing to you my 15 facts. 15 facts about me. And kapag bago ka lang po sa aking channel, ay mag-subscribe ka na. At huwag mo pong kalimutan pindutin ang all na notification para lagi ka pong updated sa aking next vlog. And thank you for watching. Bye. Boom. Girl, you're my angel. You're my darling.